Midnight Man. Magandang umaga, Sir Mac. Gusto ko lang po magbahagi ng isa sa mga nakakakilabot na karanasan ko noon. 16 years old lang ako noon, pero sa edad kong yon, sanay na ako sa mga gawain sa probinsya. Madalas nga na pagkakakitaan ko na yung pagiging maalam ko. Nandyan yung nagtatanim ako ng palay sa sakahan ng iba. Nagbubuhat ng mga sako-sakong palay, umaakyat ng nyog, at marami pang iba. Kaya nga makakapala ang palad ko at talampakan. Mas mature din ang itsura ko kaysa sa edad ko. Isang beses, may nangailangan ng serbisyo ko. Si Manang Agnes. Kapitbahay lang namin na siguro going 70 na ang edad. Maghawan daw ako ng damo sa likod bahay nila kasi ginagapangan na ng mga ahas. Tinanong ko kung kakalbuhin ba o tatabasan lang. Sabi niya, kalbuhin ko raw kasi tatamnan daw ng mga kamote. Aabutan na lang daw ako ng 200. Tatanggihan ko sana yung bayad kaso mapilit. Kasi sa totoo lang po, wala namang kaso sa akin kahit di ako bayaran. Kape at tinapay lang ayos na ako. Nagkasundo kami na kinabukasan ng hapon ko na lang gagawin pagkagaling ko sa eskwela. Kinabukasan ng hapon, sumipot ako. Mag-aalas 5 na noon. Daladala ko yung sarili kong itakatasarol. Nagsimula akong maghawan. Nung medyo patapos na ako, napahinto ako sa pag-aasarol kasi may mga pares ng paa na lumapit sa akin. Muntik na ngang mahagip ng asarol ko. Pag-angat ko ng tingin, wala namang tao. Kaya nagpalingalinga ako. Nakita ko pa si Manang Agnes sa bakura nila na kinukuha yung mga binilad niyang gabi. Shinake ko yung ulo ko. Baka ako na mamalikmata lang ako tapos tinuloy ko na ulit yung ginagawa ko. Pagkatapos ko, tinamba ko na yung mga natabas kong damo sa isang tabi. Sisilaban na lang daw ni Manang Agnes bukas pag medyo natuyo. Maya-maya pag-upo ko para tabasin yung nakaligtaan kong kaunting damo. Sumulpot na naman yung mga paa. Mas malapit na sa akin. Sa pagkakataong yon, Sir Mac, alam kong hindi na ako namamalikmata. Naisip ko na wala palang kasamang iba si Manang Agnes, bukod sa anak niya na maestra sa elementarya. Panlalaki yung mga paa. Paa ng matandang lalaki. Sobrang dumi ng paa tapos nagbibitak-bitak yung gilid ng talampakan. Kulay gray na yung mga kuko tapos yung hinliliit sa kanang paa. Tapyas. Kumbaga, may hinliliit pero walang kuko kasi parang naputol. Ilang segundo ko rin yon tinitigan ng maigi bago nagtaas ng tingin. At syempre, wala namang tao sa tabi ko. Doon ako napatayo. Pero dahil ayoko namang iwan na lang yung trabaho, tinapos ko kahit nangangatog yung tuhod ko. Mag-aalas 6 na nun, Sir Mac. Maliwanag pa nung mga oras na yon. Hindi gaya ngayon na alas 5:30 pa lang ng hapon wala ng araw. Nang matapos ko nang itambak yung mga damo, dali-dali akong lumapit sa bahay ni Manang Agnes. Palingon-lingon pa ako sa pinanggalingan ko. Pagkakita sa akin ni Manang Agnes, nabigla siya kasi ang bilis ko raw maghawan. Hindi ako nakasagot. Tapos, napansin niya na namumutla ako. Bakit daw? Hindi pa rin ako nakasagot. Pumunta siya sa kusina. Pagbalik niya, may dala ng kape, tableya tapos tinapay. Kumain daw muna ako. Tapos sinuksok niya sa bulsa ng shorts ko yung pera. Doon na ako nagsalita. Sinabi ko yung nakita ko. Inilarawan ko rin yung itsura ng pares ng paa. Imbes na matakot si Manang Agnes,
Parang nalungkot pa siya at medyo naluluha. Kinuwento niya sa akin na asawa niya yon. Si Mang Lupo daw yon. Doon daw ito mismo namatay sa pinaghawanan ko habang nagtatanim. Dati raw kasi hilig noon ang pagtatanim. Tapos bigla na lang daw bumagsak kasi inatake sa puso. Magandang gabi, sir. Tawagin niyo na lang po akong Sebi. Isa po akong pharma assistant. Tubong probinsya po ako at kasalukuyang nandito sa Makati. Ang ikukwento ko po ay karanasan namin ng cashier ko sa bahay na inupahan namin noon. Kababayan ko si Marvin, yung cashier ko sa apartment. Schoolmate ko nung high school. Dati sa Tiyahin ko ako nakatira, pero nung nakita ko siya dito sa Manila, nagkasundo kami na maghanap ng mauupahan kasi parehas pala kaming nakikituloy lang sa kamag-anak. At napunta nga kami dito sa Makati. Ito kasi yung pinakamalapit sa trabaho namin. Walking distance lang. Maayos, malinis at sapat yung laki ng inupahan namin. Medyo mura rin ang buwan ng upa. Nung early days namin doon, matiwasay naman yung tulog namin. Pero habang tumatagal, nagigising si Marvin ng gabing gabi o madaling araw. Bumabangon tapos umiinom ng maraming tubig. Kapag tinatanong ko siya, ayaw niyang sumagot. Tapos isang araw, siguro di na niya kinaya. Doon na siya nagkwento. Hindi na raw niya mabilang kung ilang gabi na siya nananaginip na may batang lalaki sa bahay namin. Sabi ko, ano naman kung may bata? Sabi niya, okay lang daw kung normal na bata. Pero yung napapanaginipan niya batang luwa yung isang mata. Kinilabutan ako sa kwento niya. Lalo na nang sabihin niyang, sa panaginip niya, nakatingin ito sa amin habang natutulog kami. Ayokong maniwala. Inisip ko nga na baka tinatakot niya lang ako. Matatakotin kasi talaga ako. Hindi nga ako nanonood ng kahit anong horror. Zombie movies lang or series lang ang kaya ko. So ito na nga po. Ilang months pa ang dumaan. Hindi na namin yon na pag-uusapan ni Marvin. Pero isang gabi, umakyat siya sa higaan ko. Ako kasi ang nakapwesto sa taas ng double deck. Ginising niya ako noon. Una kong nakita yung mata niya na parang naiiyak. Pinagpapawisan din siya tapos namumutla. Parang kapatid ko na si Marvin, kaya nag-alala rin ako. Tinanong ko kung anong problema. Sabi niya, tumabi raw sa kanya yung bata. Kinalma ko siya. Bumangon ako. Bumaba at kinuhaan ko siya ng tubig. Sabi ko, panaginip lang yon. Tapos sabi niya, hindi raw panaginip. Gising pa raw siya kasi hindi siya makatulog. Sa takot ko, napatingin ako sa higaan niya. Parang gusto ko na umakyat sa higaan ko noon pero tinatagan ko na lang yung loob ko. Sabi ko, wala namang bata. Baka naman guni-guni niya lang yon. Pero natatakot pa rin talaga siya. Tabi-tuloy kaming natulog nung gabing yon. Ito naman, kakauwi ko lang noon, 7 PM. Si Marvin wala pa. Nag-text sa akin na malilit siya nang uwi dahil kakain daw sila sa labas ng mga katrabaho niya. Huwag na raw ako magsaing ng marami at baka mapanis lang daw. Pagkakain ko, nag-Facebook muna ako at nag-sound trip sa laptop ko. Naka-headset ako noon. Maya-maya, biglang lumamlam yung screen ng laptop ko. Hindi naman lobat.
hindi rin naka-power save. Isa pa, nakasaksak yung charger. Nakasagad din yung brightness. Sinubukan kong i-shutdown, pero naghang naman. Ayaw maklik at stuck din yung cursor ng mouse. Ang ginawa ko, pinindot ko yung power button, kaso ayaw talaga mag-off. Naghintay ako ng ilang minutes, tapos maya-maya, bigla na lang bumato papunta sa akin yung plug ng charger, kasama pa yung adapter. As in, nabunot talaga, Sir Mac. Hindi naman ako ang may gawa, kasi mahaba yung charger para mahaltak ko. Hindi rin malayo sa akin yung saksakan. Nagtayuan yung balahibo ko. Pumasok kasi sa isip ko yung kwento ni Marvin. Gusto ko siyang i-text na umuwi na. Kasi natatakot na ako, pero ayoko namang sirain yung gabi niya. Kaya pinabayaan ko na lang. Tinabi ko na yung laptop ko na nagahang pa rin. Humiga ako tapos nagdasal. Nung nasa kalagitnaan na ako ng pagdadasal, may humaplos sa binti ko. Sobrang lamig, sir. Partida, nakakumot pa ako. Alam kong siya na yon. Gusto kong dumilat, pero baka makita ko yung batang nagmumulto. Nag-Hail Mary ako, baka sakaling makatulong sa takot na nararamdaman ko, at umalis yung bata. Hanggang sa nararamdaman ko na may bumubulong sa tenga ko. Boses bata, pero hindi ko alam kung ano yung sinasabi. Hindi ko maintindihan, Sir Mac. Paulit-ulit. Hindi pa rin ako dumidilat. Patuloy ko pa rin dinadasal yung Hail Mary sa isip ko, kahit nagkakandamali-mali na ako. Yung kumot ko, unti-unting bumababa sa may paanan ko. Naluluha na ako sa takot. Kung ano-ano na ang pumasok sa isip ko. Pati yung dinadasal ko, iba-iba na rin. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakahiga at nakapikit. Basta, hindi ako dumidilat noon kasi ramdam na ramdam ko talaga yung presensya nung nagmumulto. After ng ilang minuto, bumukas yung pintuan. Nakahinga ako ng maluwag nung narinig ko yung paglapag ng sapatos ni Marvin sa shoerack. Brad, gising ka pa? Sabi ko na lang, oo. Tapos sabi niya, bakit daw basa yung sahig? May mga bakas daw ng maliliit na paa. Bumangon ako at sinilip yung sahig. May mga bakas nga, tapos tubig-tubig. Doon ko kinuwento yung naranasan ko. Sabi ni Marvin, ano, naniwala ka na? Napag-usapan namin ni Marvin yung paglipat. Ilang araw lang nakahanap naman kami. Medyo may kamahalan yung upa. Pero at least, hindi na kami gagambalain ng kaluluwa.